Well, matagal na namin na-imbestigahan yan, kaya naman nahulihan eh. Dahil rinade natin yung sa Panban at nakita natin yan, nakita yung mga dokumento, nakine-question ngayon natin yan kung talagang totoo itong mga ito at saka paano siya tumakbo ng mayor. Dahil marami, kilala ko lahat ng mga tiga-Tarlac na politiko eh. Walang may kilala sa kanya. Kaya nagtataka kami kung saan ang galing ito, bakit ganito ito, hindi namin malaman. Kaya kailangan talagang imbestigahan. Ito ang AJ Bueno Vlogs. Mga kabangers, sa isang interview kay President Bongbong Marcos Jr. sa Cagayan de Oro City, sinabi nito na matagal nang iniimbestigahan si Bamban Tarlac Mayor Alice Go. Kaya nga daw ito nahuli dahil ni-raid ang Bamban at nakita ang mga dokumento na kini-question ngayon at kung talagang totoo ang mga ito at papaano siya nakatakbo bilang alkalde. Ayon pa kay PBBM, kakilala niya ang lahat ng mga politiko sa Tarlac. Ngunit maging sila ay hindi kilala si Mayor Alice Go at kung saan siya galing. Nagtataka umano sila kung saan talaga galing ang alkalde. Kaya hindi nila ipagsasawalang bahala ang posibilidad na peligroso sa seguridad ang pangyayari. Kung kaya tiniyak ni PBBM na magbabantay ng maigi ang gobyerno para hindi na maulit na may makapasok sa ating bansa na kaduda-dudang tao. Pero sa kabila ng panawagan at pahayag ng Pangulo, lumilitaw ang kanyang larawan kasama si Mayor Alice. May kuha din nakausap ng alkalde si Speaker Martin Romualdez at si Senator Amy Marcos. May larawan na magkasama sila ni Mayor Alice sa isang sasakyan. Investigation as to Bamban na Mayor Alice Hugo. May directives po ba kayo to sa DILG, Ombudsman or Solicitor General to investigate or to tulungan po yung Senado natin with this certain mga issues na kinakaharap niya, lalo na po yung alleged na may kinalaman siya sa Pogo operations at saka yung citizenship niya po. Matagal na namin na-imbestigahan yan, kaya naman nahulihan eh. Dahil rinade natin yung sa Panban at nakita natin yan, nakita yung mga dokumento, nakine-question ngayon natin yan kung talagang totoo itong mga ito at saka paano siya tumakbo ng mayor. Dahil marami, kilala ko lahat ng mga tiga-Tarlac na politiko eh. Walang may kilala sa kanya. Kaya nagtataka kami kung saan ang galing ito, bakit ganito ito, hindi namin malaman. Kaya kailangan talagang imbestigahan. So kasabay ng sa Bureau of Immigration, pati siguro may mag-question na ng kanyang citizenship, yun, lahat iimbestigahan natin yun. Kasama ang imbestigasyon ng mga hearing na ginagawa ng Senado. Si Mayor Alice Go ay pinaghihinalaan na espiya ng China sa Pilipinas. Matatandaan na tinanong ni Senator Risa Hontivero si Mayor Alice kung marunong ito mag-Chinese, na ang naging sagot ng alkalde ay kaunti lamang daw. Harado Gailing Shangshang Sorting Center. In behalf of the municipality of Bamban, Tarlac, Philippines, we would like to greet everyone a happy Chinese New Year. 在新春到来之际, 向友好城市运城人民拜年了新年快乐万事如意. Samantala, ito naman ang kabuuan na pagsusuri ni Senador Risa Hontivero sa katauhan ni Mayor Alice. Tuloy-tuloy yung pagre-research namin kay Mayor Alice Go. Dahil kahit sa actuations niya kahapon, harap-harapan na right in front of her face yung slide namin dun sa siya ang representative ng Hong Sheng, siya ang humingi para sa Hong Sheng ng letter of no objection. Harap-harapan din niyang dinideny na siya yung representante. Siya daw ay konektado lamang sa Bao Fu later at una sa Bao Fu nung una and later sa Zhu Yuan. So talagang pag ang isang resource person, government official at that, ay harap-harapang nagsisinungaling o harap-harapang umiiwas sa tanong, lalo lang magiging concerned at curious ang isang Senate committee. So lalo naming nire-research ang kanilang background sa iba't ibang aspeto. So the same po dun sa COMELEC, di ba she filed COCs and supposedly bine-verify ng COMELEC yung kanilang identity. May kakulangan doon yung COMELEC.
Well, posible, pero alamin pa namin na iyon. Lahat kaming mga government institutions ay may responsibilidad kapag identification ng isang nagpepresentang mamamayan na ibigay yung kanilang entitlements, protektahan ang mga ito, pero according to yung criteria, no? So dapat kung may mga criteria at mahigpit na criteria, lalo na dapat ino-observe namin. Kumbaga, dapat gumagawa kami ng due diligence. Ma'am, sabi natin walang nakakakilala sa kanya sa Banban. Paano na siya nanalo? Oh, yan ang isang tanong. Paano siya nanalo? Bukod sa paano sila nakalikom ng sapat na campaign funds mula sa sabi niyang naging unstable, fluctuating prices sa pagbababoy. Paano sila nakatakbo sa isang kampanya? Paano din nila nabili yung helicopter na ipinakita ko? Inamin naman nila, mayroon silang helicopter. Hindi daw yung nasa photo, pero sige, may helicopter daw sila. Dati, ibinenta daw sa isang British company. Inaalam din namin yon kung totoo ba yan. Pati yung ibang mga impormasyon na ibinigay, chinecheck namin na una daw silang lumabas sa Pilipinas nung teenager sila, papuntang either Singapore or Malaysia, mga ganon. Paano siya nanalo? Interesanting, baka maitanong din sa mga residente or kung iimbitahin sila bilang resource person. Last na ma'am, di ba nanganganak yung issue dito? Initially sa women, hindi po ba parang another resolution is needed? Kasi parang outside of women na, parang meron ng pwede na yung blue ribbon and all. Ano po, do you plan to file a other resolution to parang call for another investigation? Salamat po. Sa ngayon, hindi ko pa nakikitang kailangan maghain ng bagong resolusyon dahil itong pag-o-ocular at pag-imbestiga namin sa mga raided na POGO hubs ay nagsimula talaga doon sa unang-unang. Nanganak lamang ng nanganak, tatlong generation na ng mga issue doon sa POGO-related prostitution. At hanggang ngayon, yung mga nare-rescue na mga Pilipinong, Vietnamese, Malaysian, at Chino rin na mga human trafficking victims, pinilit na mag-cyber scam. Yung pala, nandun na sa isang complex ng Baofu na may posible ding palang mga surveillance at saka hacking activities. May mga maraming kababaihan pa rin nabibilang doon. So far, sumasapat pa itong investigasyong ito. Yes ma'am, follow up lang din kay Guo. Ma'am, do you entertain the idea may Chinese spies have infiltrated some of the offices like the PSA, Philippine Statistics Authority, or the Bureau of Immigration, given yung sa nangyari kay yung sa situation with Mayor Guo? I hope not infiltrated physically. It's bad enough kung kinokorrupt yung mga ahensya natin. Tulad nung naipakita sa investigasyon namin sa Bureau of Immigration kaugnay ng Pastilla scam. Kaya naitanong ko nga, ito bang nakakahawak ng Filipino IDs at identification documents ng mga dayuhan, lalo na mga Chino, ay bagong yugto ng Pastilla scam? Buhay pa ba yung business model na iyon? Binago lang nila yung struktura. So I hope hindi physically infiltrated yung ating mga government agencies dahil masahol na nalalagyan or nakokorrupt gamit ng pera yung mga ahensyang ito sa pakinabang ng mga dayuhan na mayroong mga malign interest dito sa ating bansa. But ma'am, if that is the possible scenario, ano yung pwedeng disciplinary action or sanctions against these officials, PSAs or immigration officials, ma'am? Well, yun yung pag-aaralan pa ng komite. Once finally, makasulat kami ng committee report, lalo na dun sa section ng recommendations. And ongoing pa rin nga naman yung mga investigasyon ng mga intelligence agencies dun nga sa angulo ng surveillance and the hacking. Kung mapatunayan
tinitingnan nila iyan, dagdag na accountabilities yon sa mga nagbigay daan sa pagtatayo ng Baofu Pogo Complex na iyan na naging lugar din pala ng ganyang mga activities na hindi lamang masama sa ating mga mamamayan at mamamayan ng iba pang mga bansa sa Asia, hindi lang masama sa ating ekonomiya, masama pa sa ating national defense. Hello mga kaabangers! Inaanyayahan ko kayo na manood ng aming vlogs araw-araw tungkol sa issue ng mga nangyayari sa ating bansa. Iba na ang may alam. So paano? Hihintayin kita dito lamang sa AJ Bueno Vlogs. Napanood niyo ba ang buong balitang ito? At nais niyo bang makapanood ng bagong balita araw-araw tungkol sa nangyayari sa ating bansa? Ang gawin mo lang, pindutin ang subscribe red button sa baba at huwag mo rin kalimutang pindutin ang bell icon, pati na rin ang nakasulat na all para ma-update ka sa aming mga bagong videos. Maraming salamat ka, Abangers!